Okay. Sinangalan mo yung sarili mo para kay tatay. Salamat, salamat. Tapul ka tuloy. Pops, salamat ah. Mahuhusay pong artista yung mga kasama mo. Ano reaction mo? Isa po ako sa pinakabago dun na cast. Siyempre, hindi rin naman po pwedeng magpapalaylay ka, diba? Si Jillian ay na-in love or nagkaroon ng jowa na bahagi ng LGBTQ. Ano ba yung buhay niyo nung araw? Sa tabi lang po kami ng ilog nakatira. Dahil nga kailangan po ng pera, kailangan pang gastos, pinasok ko po siya. Bata ka eh, so hindi mo maiintindihan yon. Bakit mo nararamdaman ng pangit? Baka po hindi pa talaga ako ready na magtrabaho. Actually, hindi ko naman po talaga ginusto na mag-artiste. Pero gusto ko po maging pag-anay mo. Yung buhay nila. Nakakaloka, pinanonood ko lang to sa ano, Too Good To Be True. Ang batang ito na bagong mukha pero mahusay umarte. Kaya naman ako'y nagka-interest sa kanya. At malaman natin kung ano ba talaga ang kanyang tunay na pagkatao. Please welcome si Concepcion. Hello Ops. Po. Hello Jillian po. Vicencio. Hi hello Jillian. Po. Magandang araw po. Siyempre Jillian, gusto nilang malaman. Ano ba sa personal si Jillian? Siya ba talaga ay kaya nakuha sa role na yon dahil siya ay bahagi o miyembro ng LGBTQ? Kaya effectively na ipoportray mo yung role o yung character mo bilang si Tox? Actually po kasi, ako lang po yung babae sa pamilya namin. Gitna pa po ako. So napaligiran po ako ng mga lalaki. Tapos po, nag-aral din po ako sa Saints ko nung elementary. So, medyo open po ako dun sa... Kumbaga, may mga idea po ako sa mga ganun. May idea ka, pero hindi ka open sa relationship. hindi ko pa po siya naiisip, actually. Hindi ba nangyayari na si Jillian ay na-in love or nagkaroon ng jowa na bahagi ng LGBTQ? Hindi pa po. Hindi pa. Though, syempre, nagagandaan din naman po ako sa mga babae. Marunong ka mag-appreciate. Oo. So, si Jillian ba sa totoong buhay ay, sabi nga doon sa kasalitang kalye, tomboy? Hindi ka tomboy. Pero, anong reaction na nakukuha mo kapag napapanood ka nila sa Too Good To Be True? Na napagkakamalan ka ba na tomboy? Natutuwa po ako, actually. Kasi parang ang dating po nun sa akin, nagagampanan ko po ng maayos yung role ko. Tsaka, syempre, representation din po yun eh. Diba, kahit papaano. Pero yun nga lang, kumbaga, nagkakagusto pa rin pala talaga siya sa guys, diba, si Tox. Pero yung galaw niya po, diba? Nung umpisa ba, nung dumating sa'yo yung role, ano naging reaction mo? Well, ganun na po kasi talaga ako medyo gumalaw. Magaslaw po ako eh, ganto po talaga. Pero may mga in-adjust po ako para sa character. Gaya po ng boses, mas malalim siya. Tsaka ang ganda lang din po kasi ng dynamics ng apat. Kaming apat po na itlog. So nakatulong din po talaga yun sa akin. Kasi puro lalaki din po talaga yung kasama ko dun. So medyo nahahawa po ako dun sa mga movements nila. Inoobserbahan ko din po kasi. Tapos mahuhusay pong artista yung mga nakapaligid yun mo, yung mga kasama mo. Ano reaction mo nun? Nakakakaba po sobra. Sobra kasi Kathniel, of course. Uh-huh. Tito Ron, uh-huh. Tita Irma, Tito Romnick, Tito uh-huh. Chris, Tita Jelly. Tas basta po, bigatin po talaga yung cast. So, sa isip-isip ko, paano to? Siyempre, isa po ako sa pinakabago dun na cast. So, siyempre, hindi rin naman po pwedeng magpapalaylay ka, diba? So, uh-huh. Dapat sumabay ka. Malinaw na yan, ha? Si Tox sa tunay na buhay, hindi tong. Kundi isang babae. Isang tunay na babae. Pero siyempre, sabi nga nila, di ba? Sabi ng matatanda, uy, baka mahipan ka. Hindi pa nahihipan si Tox? Ang hirap po sagutin kasi ng mga ganyang bagay. Kasi nasa journey pa po siguro ako nang kinikilala ko talaga yung sarili ko. So, ayoko naman po magsabi ng tapos. Pero as of now, parang hindi pa naman po ako nakaramdam ng ganyan. Pero si Tox, ano ang biruan sa'yo ng mga kasama mo? Pag nakikita ka nila, anong biro nila sa'yo? Naninibago po sila kapag hindi po ako nakatos. Ah. As in, lalo na po si Yves, naninibago po siya. Like parang,
Tol, babae ka pala, no? Oo. Oh. Ganun talaga yung reaction nila. So, parang talaga po kaming magkakapatid na lalaki. Ganun. Oh. Pero, ano kaya ang itsura? Siyempre, nakita naman namin na yung itsura mo ng babae ka. Talagang ang layo. Ang layo sa talks, di ba? Talagang nakalikha ka ng karakter ni Tox na hindi nila makita yung si Jillian. Wow. Thank diba? You po. So, ibig sabihin na effectively na i-portray mo ng maayos. So, tingnan naman natin kung ano ang itsura ngayon ni Jillian. Oh my God! Nakakaloka! Ikaw na ba yan? Ibang-iba! Oh my God! Hindi na siya si Tox. Babaeng babae at apakaganda. Si Jillian Vicencio. Oh, diba? I'm back! Different person! Ayan, oh, diba? Pagka ganyan bang nag-aayos ka, ano, yung ramdam mo na ang lakas makababae nito. Totoo po. Yung magugustuhan ako ng mga lalaki. Parang wow. Ganon. May kasi ganun. Hindi nakapusod yung buhok mo. Nakaka-confident po siya in slight. Pero naninibago po talaga ako kapag nag-aayos ako. Ay, hindi ka sanay nag-aayos. Hindi po. Masanay po ako sa talks na ayos. So, yan bang ganda na yan? Nakailang na humaling na lalaki kay Jillian? Hindi ko po alam. Pero, wow! Pero mga naka-less than 10 na po, ano, boyfriend. My God, kasi ilang taon ka na? 22. Maaga pong lumandi. Pero honestly, malandi ka ba? Hindi naman. Ano lang to, mga... Curious lang ako sa love ng bata. Anong kadalasang dahilan bakit nabibigo sa pag-ibig o hindi nagtatagal ang relasyon kay Jillian? Well, yung last ko po kasi sabi niya masyado daw akong clingy eh. And then may times po kasi syempre na masyado niyo na-share yung buhay niyo sa bawat isa. So may pagkakataon na parang pinapakilaman mo na rin yung decision making niya for himself. Pero ang gusto mo lang naman talaga is tumulong. Pero iba yung dating sa kanya eh. And totoo naman, okay lang din naman kasi buhay niya naman yun. Diba? May sarili siyang life, may sarili akong life. So parang naging ano rin po kasi, naging buhay ko yung relationship. And sa kanya, hindi ganun. So marami siyang iba-ibang planets, kumbaga, sa buhay niya na kailangan niya pagtuunan ng pansin. Eh ako, sa kanya lang. So, baka yun po, hindi nag-swap doon. Pero merong iba kasing cases na kapag hindi masyadong naramdaman sa pamilya, yung love, hinahanap mo yun sa iba. Totoo naman. Bakit yun? Siguro po, ever since nung bata ako, yung mga magulang ko po kasi talagang nakatutok po talaga sila sa business. Siyempre, para din naman po sa amin yun. Pero bata ka eh, so hindi mo maiintindihan yun. Diba? Ang gusto mo lang affection, attention ng magulang mo. And then, nung bata po ako, syempre may mga napapanood tayong mga commercials sa TV na yung bata, hawak niya yung kamay ng magulang niya, naglalakad, naiingit po ako. Yun hindi mo na-experience masyado? As a child po siguro. Kinausap mo ba yung parents mo about it dati? Actually, yes. Grade school, uso po gumawa ng mga letters to parents. Tapos, makakalimutin po ako na tao. Pero eto, hindi ko po makakalimutan ever. Parang ang sinulat ko po dun sa letter, ma, pa, hindi naman importante sa amin yung mga material na bagay. Importante yung pera, ganyan. Mas gusto namin maramdaman yung oras nyo kasama kami. Parang ganun. Sinagot ka ba ng parents? Sinagot naman po ako na yun nga para sa amin naman daw po yung ginagawa nila na work, na pagiging busy. Pero kasi para sa akin po, importante po yung connection mo with your parents, especially kapag bata ka. Kasi doon po nauhubog talaga yung pagkatao ng isang tao. Para sa akin po. So, yun. Siguro po, yun yung talagang hinahanap ko ever since. Pero ngayon naman po, nung nagkaroon po kami ng bahay na sarili, mas naging close po kami as a family. Mas nakakapag-usap, mas nakakapagkita, mas nakakapagsabay kumain. Oh. Ang sarap po nun sa feeling, sa totoo lang. Kaya itong pandemya din po na nangyari, kahit ang daming hindi magandang naidulot, para sa akin po, may isang naidulot siya na maganda sa amin na pamilya. Which is yun nga po, mas nagkasama-sama kami, mas naging close kami as a family, mas nagiging maintindihin kami sa isa't isa, mas nakapag-bonding. So yung moment na yan, ngayon nito mo lang na-experience kayong magkakapatid, na oh, dati sobrang busy sa business si
gumamit dati. Ngayon, ano yan, sinadya nila na mag-unload, magbawas ng business? Hindi naman po. Pero siguro, ever since din po kasi tinatry kong iayos or magkaroon nga ng time. So, yun nga po, yung bahay po talaga yung nakapagbigay. Ano ba yung buhay niyo nung ano? Sa ano po kami, squatters area lang po kami nakatira. Sa squatters area? Sa tabi lang po kami ng ilog nakatira. Anong bahay niyo nun? Mga parang kahoy lang po. Tapos pinakadulo po kami. Tapos ilan kayo sa isang bahay na ano ang sukat? Siguro ganito lang po kalaki. Tapos dalawang kwarto lang po yun. Tapos maliit lang po yung kitchen. Wala po kami dining, wala po kami living room. Kung saan po kami kumakain, doon na po lahat. Tapos yung magulang po namin, yung isa minsan sana pag lang natutulog, yung isa sa parang folding bed. Tapos may double deck lang po, tig-isa kami ng kapatid ko. So, nung mga panahon na yon, si Tox ay exposed na sa buhay. Kasi, syempre bilang bata, nasakali ka lagi. Opo. Pero yun nga po, isipin niyo po, ganun, sa ganun po kami nakatira. Pero yung education naman po na binigay ng magulang namin sa amin, maganda naman. Yun po talaga yung goal nila, maging okay yung buhay namin. So, nung lumalaki ka na sa kali ka, ano yung mga experience mo na hindi mo makakalimutan doon? Siyempre po yung makikipaglaro ka sa mga pinsan mo doon. Mga batuhan chinelas, 5'10", Chinese garter. Tapos sabay-sabay kayo maliligo sa ulan. Ang saya po noon actually. Tapos nagluluto-lutuan kami. Bumibili po kami ng mga chicheria. Tapos gagawa kami ng peking champorado. Pero chocolate, talaga siya, chicheria. Parang ganun, lalagyan lang namin ng gatas. Yung mga ganun. Masaya din po siya. Kung nakatira ka sa ganoong lugar, paano na-discover si Jane? May kaibigan po kasi ako na may kakilala siya na yung anak po nun, nagko-commercial. So, yung tao po na yun, pinaano niya po sa akin. Parang in-open niya po yung world ng pagko-commercial sa akin. Siya po yung nagdala sa akin doon sa agency. Tapos yun po, doon na po nagsimula. Ano nang sumunod? Sino naka-discover sa'yo? Paano ka napunta ng ABS-CBN? So, nag-aral po ako sa UST. Doon na rin po ako nag-high school and then nag-first year college po ako. Kinuha ko pong course is education. Mm-hmm. Tapos po, nakilala ko po yung professor kasi nagbebenta po siya ng mga hoodie before. Tapos may mga model-model siyang hawak. Mm-hmm. Tapos, may sinend po siya sa akin na audition for Erie. Erie? Okay. So, doon na po nagsimula yan. Nag-try po ako mag-audition for Erie. Tapos, sa awa ng Diyos, na 200 po kami nag-audition. Ako po yung nakuha dun as lead role na yung Mumu po. Si Mumu, si Iri. Si Iri. Oh, doon na nagsimula ang lahat. Yes, okay. Tapos, pagkatapos ng Iri, ano nang sumunod? After Iri po, kinuha na po ako ng Star Magic. Tapos, nag-launch po ng Star Magic Circle 2019. Tapos, may binigay po sila sa akin ng digital series. Cargo po yung title niya. First time ko po na ako po din talaga yung nag-lead. So, sobrang nakakakaba po siya kasi parang dadating ka sa point na iisipin mo, kaya ko ba? Para sa akin ba itong ginagawa ko? Magaling ba ako dito? Ang dami kasi, di ba po, na magagaling talaga, na magaganda, na talentado talaga. Tapos, ako bago, so kaya ko bang gawin na ako yung lead? Pero syempre, ibinigay po sa'yo, opportunity yon. Bakit nyo naman po tatanggihan? So, kinawa ko pa rin po talaga yung best ko to maging maganda yung kalalabasan. Yun yung simula ng iyong career. Yes. Oo. So, yung mga kinikita mo ngayon sa showbiz, malaking tulong na yan para makabawi ka sa parents mo or ano yung mga obligasyon ni Jillian sa bahay? Bale po, most of my income po, binibigay ko po sa kala mama. Kasi syempre po, nagkaroon na nga po kami ng sariling bahay. So, yung mga expenses, kailangan po yung pera for that. Tumutulong ka. Meron ka na rin responsibilidad. Hmm. Oo. So, ano pa yung pangarap mo para sa parents mo? Wow. Siyempre, gusto ko maging, sila? No. Gusto ko po maging magana yung buhay nila. Ito, nakakapagod po minsan. Pero, may mga pangarap din naman po sila sa buhay na gusto nilang makamit. Diba? Gaya po nung bahay. Nahirapan po ako minsan kasi syempre may mga gusto rin po akong gawin or bilhin na hindi ko po mabigay sa sarili ko.
Pero yun po yung makakapagpasaya sa magulang ko. Yun po yung makakapagbigay sa kanila ng hinga. Na kailangan din nila kasi ang bata po nila naging mag-asawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng responsibilidad. So, gusto ko rin po ibigay sa kanila yung saya. Diba? Sila kasi, muna bago ikaw. 18. Nagtatrabaho na sila. May binubuhay na silang anak. So, sabi ko, bata pa naman ako. Eh sila, ilang taon na. Tapos, hanggang ngayon, nagtatrabaho pa din sila. Para sa abid. So, sabi ko, bigay ko muna to. Yun nga lang po, may mga pagkakataon talaga na nakakapagod din. Nakakapagod magtrabaho, nakakapagod magbigay ng emosyon, nakakapagod makipag-usap. Gusto mo rin huminga. Makipag-usap ka din. Sa mga tao. Pero, kung iisipin ko rin, no? Ever since nung nagkaanak sila at nagtrabaho sila, baka ganito rin yung nararamdaman nila. And hindi sila nagkaroon ng hinga na gusto ko rin mangyari sa akin yun. Bakit mo nararamdaman ng bago? Baka po hindi pa talaga ako ready na magtrabaho. Kasi po, actually, hindi ko naman po talaga ginusto na mag-artista. Pero dahil nga kailangan po ng pera, kailangan pang gastos, pinasok ko po siya. Sinasabi mo yan sa nanay mo na napapangon ka rin? May mga pagkakataon po, pero hindi lagi. Kasi syempre, ayoko din na mag-worry pa sila about it. Mas yung kapatid ko po yung nakakarinig ng mga... Though, ayoko rin sabihin, pero ang bigat na po minsan eh. Parang ako na lang yung mag-isa sa mundo minsan. Yun yung pakiramdam ko po ah. Kasi nga, pagod na ako. Bakit ka may ganun pakiramdam? Kasi ako ah, kung masaya ako helping my parents or supporting my parents, hindi ako napapagod. Wala akong karapatang mapagod. Pero sa case mo na napapagod ka, mayroon nangyayari na ayaw. Kaya ka napapagod. Tama? Posible po. Kasi po, yun nga po, may mga bagay na gusto akong gawin na pag pinaalam ko, bawal yung dating. Parang lagi akong bawal. May ganun po minsan. Parang doon po ako napapagod. Na, bakit? Eh, minsan lang naman. Para sa akin din naman. Para nga, kahit pa paano, maramdaman ko din na may pumapasok sa akin. Or like, may resulta yung pagtatrabaho ko. Though, torn po eh. Masaya ka, but at the same time, hindi ka masaya sa sarili mo. Parang doon po pumapasok sa akin na para kanino ba ako nabubuhay? Nabubuhay ba ako para sa sarili ko? Or para sa ibang tao lang? Or para sa pamilya? Importante po yun. Pero importante din po na nabubuhay ka para sa sarili mo. Hindi po ba? So, nakakapag-ipon ka ba para sa sarili? Hindi. Yun ang gusto mo niya. Makapag-ipon. Pero hindi nangyayari. Bakit? Hindi po kaya eh. Parang yung mga natitira po sa akin, pambayad ko lang din po ng sarili kong bills. Baka lang po na-shock ako na biglang ganito na agad yung mga kinakaharap ko na responsibilities or problems. Baka kailangan ko lang po ng hinga. When you say hinga or pahinga, ano yung gusto mong gawin para makahinga ka? Siguro po, kailangan ko mapag-isa. Like travel. Kahit hindi sa malayo, kahit malapit, tapos kahit bundok lang, makapag-isip ka lang. Na ikaw lang mag-isa? Na ikaw lang mag-isa. Na hindi ka lang pinapayagan? hindi naman po sa hindi pinayagan, pero wala pa po akong budget for that eh. So, kailangan ko po siyang pag-ipunan pa. So, hindi ba nangyayari na yung parents mo nag-iipon for you? But talagang lahat may pinaglalaanan? May pinaglalaanan po kasi talaga. At the same time, they're still working. Opo. Siguro sa kanila yung bahay na hinuhulugan. Opo, yun. Tapos, pagkain pa, kuryente. Uh-oh. Eh, bago po yun sa amin kasi nga po, squatters area kami nakatira dati. So, bago po talaga lahat. Alam ko rin po, nag-a-adjust pa rin sila sa mga gastusin. Hindi naman po madali yun. Ano yung mga pagkakataon o sitwasyon na iniiyak mo na lang? Hindi ko magawa talaga yung gusto kong gawin. Minsan, pag ano, naiisip. But, lagi po talaga ako torn sa kanila. Yun lang po talaga yung problem ko. Yun, kapag napapagod na po ako, tas wala po akong pagsabihan. Or, pag nahihirapan ako sa taping, tas di ko masabi kasi nga ayoko mag-worry sila. So, kasalanan mo din. Kasalanan ko din. Kasi hindi ka naging open. Sinarili mo. So, kung sasabihin mo naman sa kanila yan, alam mo meron kakakampi. Swerte po ako, may kapatid po akong bunso.
sa kanya po ako nakapagsabi. Ayoko po sabihin kayo na mama eh, kasi mag-worry po talaga. Alam ko ang dami na nilang problema. Ah, ayaw ko lang silang mag-alala. Ayaw. So usually, kapag kausap mo yung bunsong kapatid, anong naririnig mong payo sa kanya or pagpapalakas sa loob? Wow. Okay po siya kausap. Sobra. Kasi minsan nga parang feel ko, mas matanda ka pa ba sa akin? Kasi siya po talaga yung nagsasabi na, sige lang bro, gawin mo yung gusto mo. Huminga ka. Huwag mo kami masyadong alalahanin. Parang, huwag ka mag-alala after 2 years, 3 years, ganyan. Ako nang bahala. Kung mga ganun. Pero syempre, yung tingin ko sa kanya, bunso pa din eh. So, bakit ikaw? Diba? Pero yun, kung gusto niyang gawin, di, thank you. Pero alam mo ba ang swerte mo? Kasi, at an early age, nakapagtrabaho ka at nakatulong ka at the same time. Totoo po. So, balang araw, pag medyo okay na yung family, settled na, marunong ka naman mag-ipon para sa sarili. Di ba? Makaka-ipon ka naman. Unless gusto mong i-treat ang sarili mo. Ay, hindi po. Importante po. Ay, gusto kong ano, magliwaliw. Siguro may for a time. Pero like one time lang. Ibigay ko lang yun. Tapos ipon na po ako. Ano na-realize mo sa buhay? Ano na pagtanto mo na yung tanong mo sa sarili mo na ikaw rin ang sumagot? Siguro may isang beses lang po na sinabi yung mama ko sa akin. Kasi nagka-boyfriend po ako. Tapos sabi niya, mainit yung dugo ko dyan sa tao na yun. Pero bakit? Hindi niya masagot eh. Basta, mainit ang dugo ko. So, hindi ko naiintindihan. Pero naghiwalay din kami eh. So, dumating din ako sa point na, oo nga, tama nga yung mama ko. Baka may nararamdaman talaga siya na pangit dun sa tao na yun. So, baka father's no best. Baka yun. So, gaando naman yung paniniwala mo na hindi nagangat kailanman ang magulang ng masama para sa anak. Oo naman. So, yun ang iniintindi mo. At pagdating ng araw na magkapamilya ka, ano yung, ito gagawin ko sa anak? Ito yung hindi ko gagawin sa anak? Siguro po, ang hindi ko gagawin is to not give time sa pamilya, sa mga magiging anak. Kasi yun po yung hindi ko talaga naranasan nung bata ako. Tapos, maayos naman po yung pagpapalaki nila mama sa amin. Binigay naman din po nila lahat ng gusto namin. Yun po, baka mas iintindihin ko lang yung mga magiging anak ko, mas kakausapin ko sila, mas ipapaalam ko sa kanila na andito ako ha, kapag kailangan nyo ng kausap. Or kapag may problema kayo, andito ako. Huwag kayong mahihiyang magsabi ng kahit ano. Pero may mga influencer rin ba yung mga kaibigan? Or may inggit ka sa mga kaibigan? Bakit sila? May times po. Bakit tayo ganito? Totoo. Opo. May times. Lalo na po talaga nung high school ako. Kasi ngayon po medyo naiintindihan ko na rin po na baka hindi sila lumaki din ng ganun sa pamilya nila nung bata sila. Kaya baka ganun sila ngayon sa amin. Pero noon talaga, bakit? Akala ko kasi lahat ng pamilya ay isa lang eh. Kung paano nila itrato yung mga anak nila. Pero hindi pala. So, hindi ko pwedeng ikumpara yung pamilya namin sa ibang pamilya. Kasi iba-iba naman yung pinagdaanan ng bawat tao eh. So, ano yung mga papayo mo sa mga bata towards their parents? Siguro po is to be open and talk about their problems. Kasi may mga pagkakataon naman talaga na hindi kayo nagkakaintindihan ng magulang nyo. Ikaw, di mo sila naiintindihan. Ikaw, hindi ka nila naiintindihan. So, paano natin naayusin yun? Siguro, kailangan natin maging open and to talk about the problem talaga. Ilabas nyo yung mga nararamdaman nyo sa bawat isa. Saan ba kayo nagkagaling? Kasi at the end of the day, totoo naman, yung pamilya, yung magulang natin yung talaga makakaintindi at makakatulong sa atin, di ba? Kasi sila yung kasama natin mula pagkabata. Isa sila sa mga naghubog sa atin as a person. So, just be open to your family and everything's gonna be okay. At the end of the day, they know what's the best for us. Normal lang na magkaroon ng problema sa pamilya. Pero yung hindi normal, yung hindi nyo aayusin yung problema. Kapag di nyo inayos yung problema, hindi yun pamilya, guys. Hindi yun pagmamahal eh. Diba pag mahal mo kasi yung mga tao, yung isang tao, gagawin mo talaga yung lahat para maging okay kayo.